join you at this unforgettable moment in your young life. As you know, the schedule of people like me is always fixed about 3 months ahead of time. Yeah. And so when we came to today's date, I was given several options. We were, of course, fully aware that this would already be about halfway through the campaign. Kaya nakita ko marami akong mga pamilihan doon. Pero nakita ko ang Technological Institute of the Philippines. Kaya sabi ko sa staff ko, tumigil na kayo. Ayaw ko na magkampanya sa araw na yon. Kasi... magkampanya ako sa araw na yon. Maski sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, makakasama ko naman ang mga politiko na gustong-gusto, manungkulan. Eh kung makakabilo ko yung mga iyon, makamahawa pa ako ng low IQ nila. Of the Philippines. Today, one of the success stories in education of the 21st century, a campus so big that it has to have two commencement exercises today. For the campus in Quezon City with 10,000 students, and for the campus in Manila with 7,000 students, I have many reasons for coming here today. I would like to enumerate them for the record. This is the reason why I am here and not on the campaign trail. GIP, Quezon City, produced 12 top-notchers in 208 to 209. Biro mo yon, mga gago sa Senado, hindi mo nakapasok sa high school. Anong klaseng bansa ito? Na para mag-police ka, kailangan may college degree ka. Pero mag-presidente, vice-presidente, senador, hindi kailangan ang college degree. Eh, sige, FP na, hindi ka nga sikat kung wala kang college degree eh. At hindi lang... in 2008-2009, first place in the Electronics and Communications Engineering Board Exam. October 2008, first place in the Engineering Civil Engineering Board Exam. May 2009. At ako, I'm a very restless person. I'm always traveling around the world. I've gone to Al-Khobar and Jeddah in Saudi Arabia. And all places I learned that this school, GIP, Quezon City, produced 3 top-notchers in the Architecture and Civil Engineering Board exams in Al-Khobar and Jeddah, Saudi Arabia. Top-performing school in the September 2008 licensure exam in sanitary engineering. Hindi lang iyon. Meron pa tayo. GIP Quezon City was recently granted autonomous status with my Commission on Higher Education. GIP Quezon City was recently named Center of Development in Computer Engineering by TED. One of only 10 schools in the country to receive the award. And was earlier named Center of Development, Information Technology Education. Kaya ang hanga ako sa inyo, sa kabila ng kahirapan ng buhay, nagtapos kayo, hindi lamang iyon, napakagaling ng record ninyo. Kung ako lang, wala dapat politikong nakaupo sa Senado. Eh kung kaya, graduate lang kaya, magkupo. This young university, I'm very, very proud of you that you have overcome the material and other obstacles in a developing country to be able to claim your rightful place in today's graduation ceremonies. Dapat marami po salamat inyo, hindi lamang sa Panginoon at kasama na sa inyong mga magulang at kamag-anak na ang daming sakripisyo para lang kayo makaupo dito, kung hindi, lalo na sa inyong mga teachers. You are what your teachers have taught you. They will become part of you for the rest of your lives. Look at them, ladies and gentlemen. These are the people who have made GIP one of the great universities of our country. Mahal na mahal ang mga estudyante. Kaya ako, bago pa lang nagsawa, ako lang kami kaya, nagtrabaho bilang abogada kung araw, pero kung gabi, talagang pinasigil ko. Natuturo kong gabi sa UP. Kaya maraming mga opisyalis sa gobyerno ngayon, mga estudyante ko lang yan noon, kaya kaya kong sabihin, sit down. At yun lang pati ng mga milyonaryo, milyonaryo sa ating bansa, naging estudyante ko. Kasi binagsak ko sila sa college of law, naging mga negosyante, naging milyonaryo. Maraming mga istorya,
estudyante. Nauling, may kodigo ang estudyante. Puro. Anong do? Estudyante, prayer ko po, ma'am. Puro, at bakit answers ang nakasulat? Estudyante, nako, sinagot na ang prayer. Jose, ako, gusto kong maging doktor para makapagamot ng kapwa. Kiko, ako, mayor para mapagsilbihan ko ang kapwa ko. Maria, gusto kong maging president para mapaglingkuran ko ang aking kapwa. Juan Tamad, ako naman, gusto kong maging kapwa. Today. Number one, how you can pass your licensure or your board exam. Number two, how you can choose the best spouse. And number three, how you can choose the best life. Una-una, paano ka makapasa sa iyong board exam? Bahay na kayo ng mga top notchers eh, pero ulitin natin uli. Pag nag-review ka para sa licensure exam, just forget the entire world because I will return to the old adage that has been taught to us for many, many years since you were in grade school. Concentration is the secret of success. And silence is the secret of concentration. Therefore, if you want to top the licensure exams, just pick a place in your house after you've gone to your review courses. Pick an hour when you will sit there and stay there for as long as you can. Iglo mo, huwag mo, don't sell, huwag mo. Lumabas, lumabas, labas. Kung gusto mong pumasa, basahin mo ang notes mo, 2 beses. Kung gusto mong maging top notcher, basahin mo ng 5 beses. Walang palya yun. In other words, there is no easy road to success. There is no royal road to success. There is no person who is such a genius that can just skim his notes and immediately become a top notcher. There's no such thing. Disabuse your mind that there is a royal road to being successful. Life is hard work, and the sooner you learn it, the better. Kaya, stop everything. Let your life come to a halt. Just concentrate, because concentration is the secret of success. Mag-concentrate ka lang. Kaya kung na napunta ng Senado, ang kapwa ay concentration pala is the secret of success. Kaya nag-concentrate na lang ako sa pangunsulto ng mga kapwa ko. Before them. So that is our first lesson for today. Concentrate. Concentrate in your board exam. Ipatuloy na ninyo ang lahat ng bagay. Unahin na muna ninyo ang board exam. Huwag na tayong magmaling, huwag na tayong mag-boyfriend, huwag na tayong makinig sa television o sa radyo. Ako ng estudyante, I never had a boyfriend. But every Friday and Saturday evening, I always had a date. No play makes Jack a dull boy. Pagkatapos, kung mag-date ka noon sa UP, pay entertainment ka na, libre pa. But you have to sacrifice. So, what's a few months, you know, going without entertainment? Just living to pass the board exam. That's not so bad. If you have the proper attitude, you can very easily adjust yourself to that academic environment. And it might even be joyful to you. Try this.